Japanese Prime Minister Fumio Kishida kinumpirma ang pagbibigay ng Japan ng 12 barko para sa Philippine Coast Guard. Philippine Navy makakatanggap ng coastal surveillance radars mula sa Japan. Japan Coast Guard Commandant Admiral Shuhi Ishii binisita ang Japanese midship na BRP Teresa Magbanwa. Pagbili ng 5.97-meter multi-role response vessel sa Japan, aprobado na rin ng Philippine Coast Guard. India, hindi nagpapahuli. 7 helicopters inialok sa Philippine Coast Guard. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Sa pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa ating bansa, ay dala nito ang napakaraming magandang adhikain para sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Nauna nang kinumpirma ni Prime Minister Kishida ang matagumpay na paglalagay ng unang air surveillance radar para sa ating Philippine Air Force. Hindi lamang dito nagtatapos, sapagkat nitong Sabado lang ay kinumpirma rin ni Prime Minister Fumio Kishida na magpapadala ang Japanese government ng hindi lang isa o dalawa kundi 12 barko para sa Philippine Coast Guard bilang parte ng pangako ng Japan na palalakasin ang maritime security capabilities ng Pilipinas. Napakalaking tulong ito para sa PCG upang makapagpatrolya ng maayos sa ating EEZ, lalong-lalo na sa disputed waters sa West Philippine Sea. Sa parehong pagkakataon ay kinumpirma rin ng Japanese Prime Minister na aprobado na ang plano ng Japan na mag-provide ng coastal surveillance radars para sa Philippine Navy. Ayon pa kay Prime Minister Kishida na sa lahat ng bansa sa mundo ay ang Pilipinas ang siyang kauna-unahang bansa na makakatamasa sa bagong Official Security Assistance Program ng bansang Japan. Dito pa lang ay mababatid mo na kung gaano ka-committed at seryoso ang Japan sa pagpapatibay ng relasyon nito sa Pilipinas. Samantala, bumisita rin si Japanese Prime Minister Fumio Kishida kasama si Japan Coast Guard Commandant Admiral Shuhi Ishii sa headquarters ng Philippine Coast Guard. Nilibot rin nila ang isa sa mga Japanese made ships ng Philippine Coast Guard at ang kasalukuyang pinakamalaking barko ngayon ng PCG na BRP Teresa Magbanwa. Dito ay sinamahan sila ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Sa pagkakataong ito rin ay kinumpirma ni Admiral Gavan ang plano ng Philippine Coast Guard na bumili ng 5.97-meter multi-role response vessel sa Japan upang mas dumami pa ang malalaking barko ng PCG. Ang pagkakaroon ng mga malalaking barko ay makapagbibigay ng napakalaking pag-boost at pag-abante sa kakayahan ng Philippine Coast Guard upang mabantayan ang ating katubigan, lalong-lalo na't hindi tayo makapalagsa ngayon sa mga dambuhalang barko ng China Coast Guard na naghahasik ng lagim sa West Philippine Sea. Sa kabilang banda naman, ay tila ba hindi din nagpapahuli ang bansang India sa pagpapalakas ng relasyon nito sa Pilipinas? Ayon sa impormasyon, ay nag-alok ang gobyerno ng India ng 7 helicopter sa Pilipinas para magamit sa rescue at humanitarian efforts ng Philippine Coast Guard. Ipinaabot ito ni Indian Ambassador to the Philippines Shambhu Kumaran kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipinabatid din ng Indian Ambassador sa Presidente na mayroon ng pag-uusap sa pagitan ng kanyang gobyerno at Department of Transformation para sa 7 helicopters. Ikinatuwa ng Pangulo ang alok na helicopters ng India na magiging malaking tulong aniya sa pagpapalakas sa kakayahan ng gobyerno sa rescue at humanitarian efforts pati na rin sa maritime operations. Dagdag pa dito ay pinag-uusapan din ng Pangulo at Ambassador Kumaran ang mga hakbang para mas mapaigting pa ang bilateral relations ng Pilipinas at India.
The Philippines, with the second largest population among ASEAN countries, and more than 300,000 citizens living in Japan, is an irreplaceable partner for Japan. I'm honored to have the opportunity to be the first Japanese Prime Minister to speak here at the Congress of the Philippines. Your relationship between Japan and the Philippines has made great strides over the past half century. I believe that the people-to-people connection is a bedrock of this relationship. I will continue to do my utmost to ensure that the strong friendship between Japan and the Philippines will last and further develop in the future. On behalf of the Philippine Senate, we express our deepest gratitude to His Excellency Prime Minister Kishida Fumio for his gracious acceptance of our invitation to address a special joint session of Congress, illuminating the path towards an even more robust and dynamic relationship between our two nations, one that is grounded in the common pursuit of peace and progress within our countries and throughout our region. Long live Philippine-Japan friendship and partnership.